Hi guys, welcome to another video. So ngayon may bago tayong video na pag-uusapan. Ngayon, about naman sa sneakers, pass muna tayo sa mga gaming. Pero sobrang special na tong video na to kasi first time na namin nanalo sa raffle ng Titan finally. Pero hindi ako, yung kuya ko. So sobrang excited na kami kung ano yung mga possible na makuha namin sa exclusive and non-exclusive pairs ng mga Titan. So mamaya papakita namin sa inyo kung ano yung makukuha namin. So, ayun, sasabihin ko na lang din sa inyo na hanggang 4 pairs ang pwede nyo makuha. Dalawa dun sa exclusive and non-exclusive. So, 4 pairs yun. Depende sa inyo kung kunin nyo lahat yun. Pero kami, balak namin kunin lahat yun para ipakita sa inyo. At titignan natin kung magkano yung possible na kitain natin dun sa mga pairs na yun. Magsusuot kami ng mga heat pairs dun. So, sobrang excited na kami dun. At see you dun sa BGC. At let's go! Punta na kami dun. Hi guys, so ngayon on the way na kami sa BGC. So ngayon, wala kaming idea kung ano yung mga pairs na natitira doon. Pero may nakapagsabi sa akin na medyo bricks na daw yung mga natitira doon. Hindi na ganun kaganda, pero ganun pa man, tutuloy pa rin natin. Baka makachamba tayo. At ayun, good luck sa amin. Hi guys, so ngayon nandito na kami sa BGC. Ito na yung pinakabagong store ng Titan. Ngayon yung mall niya. Kami pupunta kami doon, 11 a.m. pa yung bukas. Pero ngayon, as of now, 10:30 pa lang siya. So meron pang 30 minutes para hintayin namin na makapasok kami doon. So yun, hindi kami makapaghintay kung ano yung mga sapatos na makukuha namin. Excited ka na ba, kuya? Sobrang excited na ako mapasok ng Titan. So bibigyan ko siya kung ano, yes, magkano yung value na makukuha niya, depende doon. So yun yung pinaka ano ko sa kanya, reward ko sa kanya kasi nanalo siya sa raffle. Pero ayun, hindi na kami makapaghintay. Let's go! Ayan, bago ko makalimutan, wala pa pala akong cash. Wala pa palang cash si kuya, hindi ko pa nabibigay yung cash. So kailangan akong mag-withdraw sa BDO. Tapos yun, buti na lang naalala ko. Kasi kung hindi, baka sobrang hassle, babalik pa kami, maghanap pa ako ng ATM. So ngayon pupunta na ako dito sa ATM, mag-withdraw muna ako guys. Finally, nandito na kami sa Titan. Katabi siya ng American Eagle Outfitter. Titan! Wow! Titan! Here we go!
Hi guys, so ngayon finally natapos na kami. Nakuha na namin yung mga pairs. Ito siya. Yan, nagbibihis na siya. Magpapalit siya ng Titan shirt. Ganda daw kasi. Ayan yung mga napamili namin guys. Yung mga pair siya. Mamaya ipapakita namin sa inyo pag uwi namin sa bahay. So yun, let's go! Hi guys! Finally, naka-uwi na kami. Pero yung kuya ko, hindi na siya makakasama sa unboxing kasi dumiretso, uwi na siya dun sa bahay nila. Pero yun, all in all, nakakuha kami ng 5 pairs. Ito siya. So meron kami nakuwang isang exclusive, tapos dalawang non-exclusive. Tapos ito yung mga sneaker na for sale nila dun sa store, bukod dito sa mga exclusive pairs na to. Pero yun, bago ko simulan tong unboxing, gusto ko muna sabihin sa inyo na pinilit kong makapasok doon sa Titan na store kasi yung kuya ko actually no idea siya at all din sa mga sneakers na pwede niya makuha lalo na ngayon na medyo konti na lang talaga yung magaganda kaya pinilit ko na makapasok. And then yun nga, sinuwerte naman ako makapasok, nag-present lang ako ng IDs and all. So yun, okay naman, naging successful naman yung pagkuha ko ng mga pairs. So yun, simulan na natin tong unboxing na to. First na nakuha namin is yung Nike Air Force 1 Skeleton QS. So ito yung pinaka new release ng Air Force 1 Halloween. Ito siya. Glow in the dark siya guys. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya kapag glow in the dark siya. So ayun, typical na pang Halloween siya. May kita nyo yung orange color niya, and then may skeleton dito. Yung pinaka black part ng shoes na to is ano siya, skeleton. So yung pag sinuot mo siya, parang skeleton yung magiging itsura ng paa mo, or parang ganun siya, ganun yung look niya. So yun, ang ganda nito. Size 6.5 nakuha ko to na 6,895, and then possible na ma-flip ko to is nasa around 7,500. So profitable naman siya kahit na hindi ganun kalaki, pero malaking bagay yung ganun presyo guys. And then next is yung Jordan 1 Japan. Ito siya. Ito yung silver na version ng Jordan 1 Japan. Fortunately, hindi ako nakuha ng Midnight Navy kasi dun sa exclusive lang siya part, which is wala na rin siyang size. So heads up ko na lang din kayo na half size down or 1 inch lang yung mga pwede nyo makuwang pairs dun sa exclusive pag wala na yung size ninyo. Tapos if ever na wala na talagang size, mag-skip na kayo doon, pwede na kayo lumipad sa non-exclusive. Pero yun, pinilit ko talaga makakuha na itong pair na to para at least mapakita namin sa inyo yung ganda ng Air Force 1 na ito na Halloween. Tapos ito siya, yung Jordan 1 Japan. Sobrang ganda na ito guys, sobrang clean, silver, tsaka gray yung colorway niya, sobrang linis lang niya. And then next is yung ipat ko muna to dito, is yung Jordan 1 Smoke Gray. Yan siya. So, dahil wala ng size, ito yung pinaka smallest size na nakuha ko na meron dun sila, is size 12. Sobrang laki na itong pairs na to, pero maaari ko pa rin siya mabenta ng profitable na hanggang 9,500 to 10,000, which is ang SRP nito is nasa around 8,095 lang siya. So sobrang steel na rin siya, mura na rin siya. Mag-flip ko naman siya at may kita naman ako dito na nasa 1,500, so not bad na rin siya. And siya guys. Tapos next, pakita ko lang po sa inyo etong Jordan, Michael Jordan statue. Nabili ko to dun sa BGC Heroes. Sobrang steel ko to nabili. I-unbox ko to dun sa susunod na video after nito. At ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung details nito at kung magkano ko siya nabili. At abangan nyo na lang yun guys. Next is yung
last na pair na nakuha namin, Jordan 11 Low Concord Bred. So dalawang size yung dalawang item yung kinuha ko nito, dalawang size 6. Ayan. Kasi ito yung pinaka profitable na size dun sa pair na to. Mabibenta ko siya ng nasa around almost 12,000. So pag ang SRP nito is nasa 8,995. So may kita rin ako na 3,000 each, which is sobrang laki nun para sa pair na to. If you flip ko siya na maari dito sa StockX, so yun, hihintayin ko na lang na may bumili or may kumagat sa offer ko dito. At yun, hindi na rin naman ako makapaghintay para kumita na dito sa pair na to. So yun, same lang naman sila na itong isa. Buti na lang may size 6 pa na abutan ko. Medyo mahirap hanapin tong pair na to, kaya ganun na lang din kataas yung presyo niya sa StockX, kasi rare size siya. Usually kapag gantong maliliit na size, pang babae na talaga siya. Kaya ayun, medyo mataas yung resale value niya. So sobrang na-enjoy namin yung first time na manalo kami sa raffle, Titan Flagship Store. Sobrang ganda ng store nila. Shout out sa Titan. Sobrang friendly. Ang sarap mag-picture doon. Ang dami niyong pwedeng gawin. Ang dami magagandang sapatos. So yun lang. I hope na enjoy niyo itong video na to. At kung nagpa-plan kayong pumunta ng Titan, sana mapanood niyo to. Thank you sa panonood ninyo. Please subscribe to our YouTube channel and like this video. And sana masumali na rin kayo sa raffle ng PS5. May mga naka-upload kami na mechanics dun sa Facebook page namin at Instagram account namin. Pwede nyo siyang i-follow para ma-qualify kayo dun sa raffle ng PS5. Pag naka-reach kami ng 10,000 subscribers, mamimigay kami ng brand new PS5. Pero bukod doon, hindi lang naman mga PS5, PS4, Nintendo Switch yung mga pamimigay namin. Mamimigay din kami ng mga legit na sneakers, katulad nito mga ito na nasa harapan ko. Kung ano lang kami na supportahan itong YouTube channel namin, magbibigay kami sa inyo. Hindi kami magsasawang magbigay sa mga mabubuting subscribers namin. At sana sabay-sabay tayong umangat, maghilahan tayo pataas. Yun lang, God bless and peace.